ang salita ng Diyos mula sa Kawikaan, Kapitulo 3, Versikulo 5-6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Pahitaktakan, batas at kwento natin. Tuwing alas 9 ng gabi, dito lang sa Justice Body Channel. Paano ba nalalabag ang Safe Spaces Act o mas kilala sa tawag na Anti-Bastos Law? Alamin! Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating Justice Body, Attorney Jeffrey Bahita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta na kayo mga bodies sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng panig ng Pilipinas at ng buong mundo? Magandang gabi mga bodies! Kumusta ho kayo? At ito na naman ang ating inaabangan na programa tuwing Biyernes ng alas 9 ng gabi. At ngayon nga ay pag-uusapan natin yung mas kilala sa tawag na Anti-Bastos Law. Ang ating panauhing pandangal ay isang legal officer, isa po siyang abogada at certified public accountant na nakatalaga sa General Prosecution and High Profile Section ng Legal Division ng ating National Bureau of Investigation. Mga buddies, i-welcome po natin ang ating bisita na walang iba kundi si Attorney LESLI VILLANUEVA APOSTOL. Okay, sige. Pumapasok na si Attorney LESLI. Sige, Attorney LESLI. Ayan. Hi. Ayun. Nakapasok na. Magandang gabi, Attorney LESLI. Magandang gabi, Attorney Jeff. Yes. Oh, baka meron ka munang gustong batiin ng mga taga-subaybay mo, mga kapamilya at mga kaibigan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Go ahead, Attorney LESLI. Binabati natin ang ating mga kapamilya na nasa Pangasinan, sa Baracio, Villanueva, Apostol family, at saka sa ating mga schoolmates at kaibigan sa University of Pangasinan. Hi! Ayun, so graduate pala si Attorney LESLI sa University of Pangasinan. Kaya lahat ng mga taga-Pangasinan dyan, ito ang para sa inyo. Ayan, ready ka na ba, Attorney LESLI? Kasi maraming nanonood sa atin. At maya-maya, habang tumatagal ang ating programa, mas lalong dadami yan. Lalo na marami kasi dito sa social media ng mga bastos. Ayan, light lang tayo para medyo yung mga ating subscribers, eto nga oh, marami ng mga tanong dito Attorney LESLI, kasi inaabangan talaga nila yung program na to, yung talakayan mo sa Anti-Bastos Law or Safe Spaces Act. Siguro as a backgrounder, paano ba nagsimula tong Safe Spaces Act or yung Anti-Bastos Law? Kailan ba yan nagsimula at ano ba ang mga dahilan? Bakit nagkaroon ng nasabing Anti-Bastos Law? Okay. Sige, so, Attorney LESLI. Actually, part yan na reaction ko sana mag-start na kaya ako. Sige. Okay. So, magandang gabi sa inyong lahat. Okay. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa RA 11313 o ang Safe Spaces Act. Pero commonly known siya sa atin as Anti-Bastos Law kasi nung bill siya is Anti-Bastos Law siya. Okay. So, ano ang napapaloob sa RA 11313? Okay. Ang nakasaad dito ay tungkol ito sa gender-based sexual harassment in streets, public spaces, online, workplaces, and educational or training institutions. So, kung titingnan yung maigi, meron siyang word na sexual harassment at meron siyang workplace at educational or training institution. So, balik tayo doon sa katanungan mo, Attorney Jeff.
Yes, Attorney Leslie. Anong basis ng batas na ito? Okay. Okay, yan. Sige. Oo. Noong 1995 kasi, di ba, meron tayong Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Di ba? Okay. Yes. Nito is very limited lang. Na-limit siya sa workplace at sa ating educational or training institutions. Okay, ayan. So, bago tayo magpatuloy, Attorney Leslie, bigyan natin ng diin yan. Yung anti-sexual harassment law na mas kilala ng ating mga taga-subaybay. Kasi ito, bagong batas lang to, no? Yung anti-bastos law, no? Kumpara dun sa naturang anti-sexual harassment. Sabi mo, ito ay limitado sa educational and training institution at ganun din sa workplace. Yes, oo. Oo. Pero itong Anti-Bastos Law or Safe Spaces Act, ano ba ang pinagkaiba nito dun sa lumang batas na anti-sexual harassment? So, sa Anti-Sexual Harassment Act of 1995, dalawa lang, di ba? Dito sa Safe Spaces Act, mas pinalawig ang coverage ng batas. So, ang sexual harassment ay hindi mo na lang pwedeng makita sa workplace o sa educational institutions, kundi meron na rin siya. Pwede ng sexual harassment sa streets, sa ating public places. Public places. Ano ba, mga kalsada, mga iskinita, ganyan? Yes, oo. Later, i-define natin kung ano ang ating itong public spaces. Okay. Ayan. Sige. Tapos, to continue, dito sa ating, sa pagkumpara, no, doon sa Anti-Sexual Harassment Act of 1995, kumpara dito sa ating Safe Spaces Act, ang offender dati ay yung may mga moral ascendancy. Okay, sila yung mga superiors, sila yung ating mga teachers, school heads, ganyan, supervisors sa trabaho. Pero dito, sa Safe Spaces Act, nire-recognize na ang pwede namang makakumit ng sexual harassment ay hindi lang yung may moral ascendancy. So, pwede na dito ang mga peers, ganyan. And lastly, sa Anti-Sexual Harassment Act of 1995, ang definition ng sexual harassment is limited. Limited lang. Nandun po siya sa tinatawag natin na demands, requires, requests, sexual favor. Pero kung dito sa RA 11313, dito sa Safe Spaces Act, mas malawig po siya. Mas ang coverage na ay mas malaki. Okay? Ayaw. Mas pinalawak ng Safe Spaces Act yung coverage kumpara dun sa Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Tama ka, Attorney Ayan. Jeff. Bago tayo magpatuloy, Attorney Leslie, may mga fans ka dito na bumabate eh. Ha? Ayan o. Oh. So ito, baka magtampo eh. Nandito si Maria Angelica Ventayan Banate. Oh, si Panyera to ah. Ayan, shout out daw. Mga yan. Okay, tapos ito rin, may bumabate rin dito. Ang sabi ni Buddy Aynor Panolong, good evening, Attorney. Pangmalakasan naman po ang ating panauhing pandangal. CPA at the same time, Attorney. Ayos ah. Ang lupit na ng ating panauhing pandangal. Kaya palakpakan ulit natin ang ating bisita. Ayan ah. Actually, ang dami nilang bumabati dito. Kung iisa-isayin natin to, baka abutin tayo na alas 12. kaya yon. Sige, batiin muna natin yung iba sa ating mga taga-subaybay kasi last week ka pa hinihintay ng mga to eh. Katulad ni Buddy Tisaykul, yan, hello daw. Tapos si Buddy Jocelyn Sebastian, magandang gabi daw. Ito, si Buddy Marvin Peren, watching from Dasmariñas City, mabuhay daw kayo. At ito, meron sin si, ito suki natin to eh, si Buddy Andrew, magandang gabi mga attorney, magandang talakayan po itong anti-bastos law. Naway marami po kaming matutunan ngayong gabi. Yes, marami kang matututunan. Ito, kilala mo ba to si Buddy Cherry Tan? Ayan, nabati sa'yo, heart, heart, heart. Ha?
Cheritan niyo ang ating kumare. Ayun, kaya nga eh, kumare to eh. Si, nasaan kaya siya? Nasa Pangasinan ba si Buddy Cheritan? Oo, nasa Pangasinan sila. Ayan, so marami pong nanonood ngayon na nasa Pangasinan. Magandang gabi po sa inyong lahat, ha. Ngayon, Attorney Leslie, sige, ituloy natin yung talakayan. Kanina nabanggit mo na mas pinalawig. At kanina, inisa-isa mo yung mga sabihin natin ay salient points ng nasabing Safe Spaces Act. Pwede natin puntahan or talakayin yung gustong malaman, kumbaga rektahan na natin. Kasi kung babasahin ng ating mga taga-subaybay yung batas, baka medyo mahilo sila. Kasi nung nag-aaral kami ni Attorney Leslie, medyo nakakahilo talaga magbasa ng batas. Kaya para mas padaliin natin sa ating mga taga-subaybay, siguro puntahan natin yung talakayan dun sa unang punto pagdating sa public spaces. Kasi yan eh, public spaces. Paano ba nangyayari yan, Attorney Leslie? Sige nga, pakisabi mo rin yung gender-based. Ano ba ang ibig sabihin ng gender-based? Sige nga, pakipaliwanag mo sa ating mga taga-subaybay. Okay. Gender-based. Bakit hindi siya ginaya doon sa anti-sexual harassment ng 1995 na anti-sexual harassment lang? Bakit ginawa ito ngayon na gender-based? Okay. Ayan, sige. Ilang God advocate, no? Dapat, meron kasing difference ang sex at gender. Okay? Magkaiba ang sex at gender sa mata ng batas. Sige. Pag sinabi kasi ating sex, yan yung ating sexual orientation, yan yung ating biological na pinanganak tayo na lalaki at babae. So, ibig sabihin, si Adan at si Eva lang. Adan and Eve. Adan and Eve. Bawal si Steve. Sige, itong pakituloy mo, Attorney Leslie. Ngayon, okay. Dito sa gender-based, no? Gender. Bakit siya binase? Bakit gender? Kasi ang gender, ine-encompass niya yung socially, kung saan ka, saan mo ina-identify yung sarili mo sa mga social norms, okay? Kahit ako na babae, if ina-identify ko yung sarili ko sa social norm na ako ay isang lalaki, ganon. Naging, ang coverage din ito, sinama na lahat, babae, lalaki, at ang ating mga kapatid, mga kaibigan na kasama mga LGBTQ+. Ayun, may plus ha. Tama, may plus pa yan. Ibig sabihin, marami pa yan, no, Attorney Leslie? Oo, marami pa sila. Okay. Tapos, dadako na tayo doon, no, sa meet na una, sa streets and public places, okay. Ang public spaces ay dinefine ng ating batas, nakasama dyan yung ating streets, walkways, buildings, churches, mga spa, mall, ganyan, di ba? Kasi pag dumadaan ka dati sa kalye, di ba? Kahit na sipulan ka dyan o kahit anong gawin sa'yo, eh, okay lang, di ba? Hindi mo ano sila eh, hindi ka makaka-complain eh, no? Wala kang batas, no, na sasandigan. So, Attorney Leslie, bago ka magpatuloy, ibig mo sabihin, sa ilalim ng anti-bastos law or yung Safe Spaces Act, yung pagsipol sa isang tao ay pinaparusahan. Yes. Ano yan? Doon tayo sa mga acts niya, no? Itapos ko lang. Okay. Sige. Kasi na-excite yung ating mga taga-subaybay. Nagbabasa ako dito ng mga tanong nila, ng mga comment section na... Sabi, na-excite silang itanong. Kaya, ano ba yan, Attorney? Hindi sila makapagpigil. Sige, pakituloy mo, Attorney Leslie. So, ang public spaces ay any space na kahit pagmamaari yan ng pribadong tao, basta ino-offer siya sa public or pwedeng puntahan ng public. So, yun. Okay. So, pupunta na tayo ngayon doon sa pinaka-antay ng ating mga nanonood, no? Ano ang mga acts na punishable dito sa gender-based sexual harassment in streets and public places? Okay, sige. Yes. Ano ba ang mga pinaparusahan dyan? Sige. Okay. Isa sa mga pinaparusahan dito ay ang catcalling.
Sample nun. Hi, sexy. Mga ganon. Okay? Kapag sinabihan yung isang tao ng hi, sexy. Oo. Ay, isa pala. Itong pinaka ano pala natin dito. Ito dapat ay unwanted, uninvited sexual action or remark. Regardless of motive ito, ha? So kahit anong ibig sabihin ng unwanted, unwelcome sexual remarks? Paki-paliwanag mo nga sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay. Oo. Hindi mo ito ginusto eh. Ito ay wala kang consent. Okay? Oo. So halimbawa, yung isang babae naglalakad sa kalye, tapos merong lalaki na nagsabi, Miss, hi sexy. Oh, yung mga ganyan. Oh. Basta sexy, libre. Yung mga ganun. Oo. Eh kung unwanted ko yun, ayaw ko yun eh. So covered na yan dyan. Invited, hindi ko naman yun ginusto na yun ang sabihin mo sa akin. Okay? So yun, regardless of motive, kahit na ang motibo mo is sinabi mo yun dahil gusto mong purihin ako, pero ang dating sa akin iba, yun. Okay? Ayan. Kaya na, mga buddies, ha, mga taga-subaybay natin, mag-ingat tayo dyan. Ayan, oo. Pakiulit ngayon, Atty. Leslie, yung sinabi mong yun para tumatak sa ating mga taga-subaybay. Ito dapat ay unwanted, uninvited sexual action or remark regardless of motive. Okay, so kailangan mag-isip tayo parate bago tayo, hindi na tayo katulad ng dati na bitaw na lang ng bitaw. So ibig sabihin, halimbawa, Atty. Leslie, sabi ni Buddy Romeo, nagbibiro lang naman ako eh. Paano yon? Papasok ba yan dyan sa sinasabi natin na gender-based street and public spaces sexual harassment? Oo, papasok pa rin siya kasi nga ang sabi ng ating batas, regardless of motive mo. Ayan. Tatandaan natin, ha, mga buddies, ha, regardless of motive, whether seryoso ka o nagbibiro ka, hindi mo na pwedeng sabihan ng mga unwanted and unwelcome sexual remarks yung isang tao. Sige, Atty. Leslie, baka meron ka pang gustong idagdag dyan. Kasama din dyan yung golf whistling. Usong-uso yan noon eh, di ba? Yan yung sipol. Pagsipol. Oo. Unwanted invitation. Pag sinabi, tara, date tayo. O, di ba? Offended na yung ano doon. So, talaga palang ano, no? Mas pinaigting yung batas patungkol nga sa... Kaya pala sinabi nila na anti-bastos. Kasi sa tao na sinasabihan mong ganon, pwedeng na-offend siya or natitisod siya pagdating dyan. Yes, oo. Pero bago ka magpatuloy, may sinasabi dito si Buddy John Real. Hello, good PM, attorney. Buddy ganda. Oh, Buddy ganda pala tawag sa'yo. Buddy ganda pala ng guest nyo, lawyer Leslie CPA attorney na pretty pa. Aba, ang lupit ah. May ganda na, may pretty pa. Ang tanong yan. Okay, sige. O sige, pakituloy mo nga, Atty. Leslie. Okay. O sige. Kasama din dyan yung mga misogynistic, transphobic, homophobic, sexist slur. Ano ba yung misogynistic? Yan yung ano ka eh, hatred ka sa babae or iniisip mo na inherently mas magaling ang babae, ang lalaki kaysa sa babae. So, yan, pang bahay lang yan. Ganon. So pag sinabihan ba yung babae na, oh, pambahay ka lang, ba't ka wala kang karapatan? Gaganunin. Wala kang karapatan na masyado kang ambisyosa. Dapat dun ka lang sa kusina ng bahay. Pagkaganun ba, pwedeng pumasok yan dyan? Oo. Matindi pala talaga tong batas na to. Yun yung misogynistic. May sinabi ka pang mga kataga eh. Sige nga, pakituloy mo yun. Ito yung... Meron din tayong hatred or fear doon sa ating mga, ito yung mga kinakover natin, mga nag-identify na ng kanilang sarili na transgender, gano'n. Okay. Tapos, kunwari, ang gawa natin sa mga transphobic, ay, dyan na yung ano, trans woman. Mga gano'n. Alis tayo. Diba? Tapos, mga homophobic, ito yung mga...
parang may allergy din sila sa ating mga LGBT. Okay. Yung mga sexy slurs na meron siyang comments na may kinalaman sa ating gender identity. So, hindi na tayo basta-basta tatawag ngayon ng pag may nakita tayo na gay, no? Tinatawag natin, "Hoy, bakla!" O, di ba? "Hoy, tomboy!" Hindi na tayo. So hindi na pwede yung mga ganon na tatawagin mo, "Ay, bakla, 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 bakla!" Ganon. Kasi kailangan mag-afford tayo ng respect sa ating kapwa. Isa yan sa declaration of policy, di ba? Okay. Ito, Attorney Leslie, may tanong si Buddy Alfred. Ang sabi niya, "Attorney, ano ang pwedeng ikaso sa mga nagsisit-sit sa mga kababaihan po? Maraming salamat po. Papasok ba yan dyan sa Safe Spaces Act?" Oh, papasok yan dito. Yan yung sinasabi natin na wolf whistling, di ba? Ayun, wolf whistling, ha? Buddy Alfred, wolf whistling, yung pagsit-sit. Ha? Uh-huh. Yung mga catcalling, yung kaninang mga pinaliwanag ni Attorney Leslie, papasok dyan. Ito rin, isunod na natin yung tanong ni Buddy Andrew kasi related. Magkaiba po ba parusa sa mga sumisipol sa kalye kaysa sa mga humingi po ng sex sa isang tao? Siguro yung parusa mamaya talakayin natin, no, Attorney Leslie? Oo, iba yun. Oo. Sige. Pakituloy mo yung talakayan mo. Pangalawa, persistent and invited comments or gestures on a person's appearance. Yan yun. Ang sexy mo naman, di ba? Hindi naman niya hiningi sa iyo pero every time nadadaan siya sa iyo pag sa kalye niyo, di ba? Nakaupo ka doon, parang tatambay ka doon sa sari-sari store pagdaan niya parati, "Ang sexy mo naman." Ay, ang laki mo, di ba? Meron kang sexual undertone, ganoon. Ano ba 'yung ibig sabihin ng sexual undertone? Para maintindihan ng ating mga nakikinig at na taga-subaybay. Anong ibig sabihin ng sexual undertone? Pag sinabi mo kasing sexual undertone, may connotation na siya na sa sex. Ganon. Okay? So, ibig sabihin may pagkamalaswa. Merong, kumbaga sa pagtitig, medyo malagkit yung pagtitig. Ganon ba yun? Ayan, oh. Meron ka palang ano? Oh, mga assistant ko yan. Meron akong dalawang assistants, Attorney Leslie. Si Manong at saka si Watt. Oh, hindi ko pala napakilala sa'yo. Ito si Manong, oh. Ayan, si Manong. Tapos yung isa, yung pamangkin niya, si Watt. What? Ayan. What? Oh, si Watt at saka si Manong. Okay, sige. Pakituloy mo yung talakayan mo tungkol dyan sa Safe Spaces Act. Tatlo is yung relentless request for personal details. Yan yung pahinga ng pangalan mo, number mo, address mo. Sa social media, sa Facebook, sa Instagram, mga ganyan. So, bawal na pala yan, ha? Yung basta manghihingi sa'yo ng personal na detalye. Oo. Hindi na pwede pala yung mga ganun. Kasi nung panahon natin, pwede pa yan eh. Oo. natin. No? Nung hindi katagalang panahon. So ngayon, bawal na pala yan. Okay, sige. Pero relentless ha. Ibig sabihin eh, sinabi na sa'yo na hindi na binigay sa'yo nung una. Eh, talagang kinukulit mo talaga. Okay. Ayan. So makulit. Relentless. Yan ang magic word or keyword. Relentless. Yes. Kumbaga, sinabihan na siya ng stop. Ha? Ayoko. Diba? Mm-hmm. Tumigil ka. Mm-hmm. Ayoko sa'yo. Tapos eh, pinilit niya pa rin. Araw-araw, hinihingi ang number mo. Yun. Kaya nagkakaroon ng sexual harassment. Yes. Kasi nahaharas nga naman dahil paulit-ulit. Ang kulit mo, kinukulit mo talaga yung biktima natin. And speaking of biktima pala, Attorney Leslie, nagtatanong ang ating mga buddies, mga subscribers,
Mm-mm. Ang biktima ba dito sa sexual, yung gender-based street and public spaces sexual harassment ay limitado lamang sa babae o pwede ang ibang gender? Ay, hindi lang po ito limitado sa babae. Pwede po covered at kasi, di ba, gender-based na tayo eh. Hindi na tayo, ano lang eh, babae lang. So, ibig sabihin, ang biktima dyan ay pwedeng boy, girl, bakla, tomboy, butiki, baboy. So, kahit anong kasarian, Atty. Leslie, linawin lang natin. So, kahit na anong kasarian, pwedeng maging biktima dito sa Safe Spaces Act. Uh-oh. Ayan na, mga taga-subaybay, ha? Hindi yan limitado sa babae or sa mga gustong maging magandang dilag na hindi naman tunay na babae. Yung mga sabihin natin ay bakla or bayot. So, pwede rin pala ang lalaki, yung tunay na lalaki, yung talagang walang pagdududa na lalaki, pwedeng maging biktima niyan. Tama ba yun, Atty. Leslie? Pwede naman. Oo. Lahat naman. Okay, sige ha. Yan, malinaw. At least maraming natututunan ng ating mga taga-subaybay. Kasi kala nila dyan, Atty. Leslie, ang biktima lamang sa Safe Spaces Act ay mga babae. So dito, nililinaw ng ating bisita na pwede rin maging biktima ang boy, girl, bakla, tomboy, or yung LGBTQI+. Ayan ha, malinaw yan. Sige. Sige, Atty. Leslie, pakituloy mo kasi maraming nag-aabang pa. Oh. Katulad nito, sabi ni Buddy Adrian. Abang na abang na po kami sa ating abang lingkod na si Justice Buddy. At saka syempre sa ating panauhing pagdangal, di ba? Kasi siyang subject matter expert natin dito sa Safe Spaces Act. Sige, pakituloy. Hindi naman expert. Humble pa eh, no? Humble pa yung ating panauhin eh. Kaya dahil humble siya, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Ayan, ha? Sige. Sige. Nandun na tayo sa pang-apat. Ito ay statement of sexual comments and suggestions. Okay. Hindi mo naman siya kakilala. Tapos, samahan mo ako sa langit. O, di ba? Ano pang tingin yun? Pakiulit ka, medyo na intriga yung mga ating mga taga-subaybay natin. Anong example mo dyan? Kasi madalas siyang ginagamit eh. Ito na naisip ko kanina eh. Yan, di ba? Samahan mo naman ako sa langit. Okay. Meron siyang ano. Samahan sa langit, ha? Grabe naman yan. Oh, grabe na. Okay. Oh, sige, pakituloy mo. Mukhang marami ka pang halimbawa dyan. Maganda yan. Sige. Pang-apat na yun, no? So, ang pang-lima, ito eh. Alam na to ng lahat, oh. Acts of public masturbation or flashing of private parts, groping. Yan ba yung mga exhibitionist, Atty. Leslie? Mga exhibitionist yung nagpapakita ng kanilang private parts? Oo, sila yun. Itong mga groping, mga nanghihipo. Making offensive body gestures at someone and other similar lewd sexual actions. Okay. Okay. Na to masyado explain dahil alam naman nito ng lahat. Pero sabi ni Body John Ronel, good evening, Attorney. Di na makapag-aantay upang makanood at may bago na namang matutunan. Ha? Kasi gusto nila talagang matutunan yan eh. Kasi ang ginagamit pong mga kataga sa batas ay medyo technical. Medyo legal talaga. Kaya buti na lang at pinaunlakan tayo ng ating panauhin para ipaliwanag yan sa mas nakakasabihin natin eh, mas maiintindihang paraan ng ating mga taga-subaybay. Kasi shoutout sa lahat ng mga nanonood pala. So, maraming salamat sa inyo. Sige, pakituloy mo nga, Atty. Leslie. Okay. So, pang-anim.
any advances, whether verbal or physical, that is unwanted or has threatened one's sense of personal space and physical safety. Kasama dito yung cursing, leering, and intrusive gazing and taunting. Ito yung tinitignan mo eh, mukhang hinuhubaran mo na. Tinitignan pa lang, hinuhubaran na? Ganon yun. Ang lagkit, siguro malagkit yung pagtingin niya. Oo. Iba, ibang klase ng pagtingin. What? Iba, may sexual ulit, undertone ulit ang iyong ginagawa, ano? Okay. So, pang ano na tayo, pito. Persistent telling of sexual jokes and use of sexual names. Nako, kung maalala mo yun, usong-uso to, di ba? Yung mga green jokes. Hmm. So, ibig ba sabihin, bawal na ang green jokes? Oo. Pagdating dyan sa Safe Spaces Act? Yes, yes. Itong persistent telling ng green jokes, persistent pa rin naman. Hindi naman, one time lang, hindi naman. Persistent yung sabi mo. Parang lahat na lang ng sinasabi mo ay green. Ayan ha, yung mga taga-subaybay natin dyan na mahilig ng green jokes, ha? Hindi pala pwede yung lagi-lagi na lang eh. Umaga, tanghali, gabi, puro ka green jokes. Ayan, sige. At saka yung pangwalo is yung stalking, okay? Diba, may stalking tayo na repeated visual or physical proximity at non-consensual communication. So anong ibig sabihin nito? Ito yung sunod ng sunod. Okay? Tapos, non-consensual, kunwari, hindi ka na kinakausap, pero kinakausap mo pa rin siya. Sunod ka pa rin ng sunod, di ba? Mm, yeah. So, yung literal na stalking, Attorney Leslie. Okay. Kasi di ba, ewan ko kung familiar ka dito. Sabi kasi nila, pagka pangit daw, stalker. Pero pagka pogi, admirer. What? Naniniwala ka ba doon, Attorney Leslie? Sa bagay, alam mo kasi, ang sabi nga ng batas natin is unwanted, uninvited, no? So, kapag ang nag-i-stalk sa akin, kunwari lang, no? Eh, type ko, hindi unwanted yon. Hindi unwanted. So, ibig sabihin, admirer yon, hindi yun stalker. Oo. What? Ayan, sige, pakituloy. Wala yung net. Okay. Sige, pakituloy. Sige. So, yun yung walo na acts under ano yung public spaces. Okay? So, ano naman ang penalty ng mga ito? So, ayan. Kasi yan yung tanong nung isa nating taga-subaybay eh. Ano daw yung parusa? Sige, makinig ka. Yung nagtanong kanina, makinig ka. Baka, sige, tuloy mo na lang, Attorney Leslie. Okay. So, dun sa whistling, catcalling, unwanted invitations, yung mga misogynistic, transphobic, yung sexist slurs, relentless request ng personal details, at saka persistent telling ng sexual jokes at yung invasion ng ano ng personal space and safety no ng isang tao, ang first offense niyan ay babayad ka ng fine ng 1,000 pesos at 12 hours ng attendance to a gender sensitivity seminar. Ano 12 to? Hours, ha? 12 hours. 12 hours, yes. 12 hours. Tapos magkano yung fine? Magkano yung multa sa first offense? 1,000 pesos. Okay, ha? 1,000 pesos at saka seminar ng 12 oras. Man, lupit pala niyan. Sige, ito pakituloy. Okay. Sa second offense, naku, hindi ka pa nagtanda. Ginawa mo ulit. Hmm.
ang ano mo ay arrest to minor, 6 to 10 days na, makukulong ka. Or a fine of 3,000 pesos. So, or natutupon, either kulong ka ng 6 to 10 days or magbayad ka na lang ng fine na 3,000 pesos. Okay. I see. So, or yan. Or so, ito. Ibig sabihin, pwedeng makulong ng 6 to 10 days or magbabayad ng multa na, magkano nga yung multa ulit, attorney? Magkano ulit? Nawawala yung... 3,000 pesos. 3,000. Sino ang magdedesisyon kung anong penalty? Whether kulong o multa? Yung lumabag ba o yung judge? Yung judge. Okay. Yung judge, ha? Hindi ikaw ang mamimili, ha? Hindi yung bastos yung mamimili, ha? Wala kang karapatang mamili. Yung judge ang magsasabi kung ano ang parusa. Whether kulong or... fine or multa. Ayan, sige. E paano, Attorney Leslie, pag third offense, pangatlong beses na? Third offense, ginawa mo pa ulit. Arrest to minor ulit, 11 to 30 days. And ito, fine ng 10,000 pesos. Ayun, ayan ha, malinaw yan mga buddies ha. Pag pangatlong beses na, ha, arresto minor pa rin, pero 11 to 30 days. At, hindi na or, no, Attorney Leslie? Oo. At gismil na multa. Ayan. Uh-oh. Bago tayo magpatuloy, Attorney Leslie, may nagpapa-shoutout eh. So, sige, paki-shoutout mo sila. Shoutout sila Attorney Chris Estrada at Attorney Charles Cornell. At yung mga, ano, classmates ko yan, nung, ano, sa College of Law. Oh, wow. Ayan ha. Talagang sumusuporta ha. O, bigyan natin ng jacket yung mga kaklaseng sumusuporta. Si Attorney Charles Cornell at si Attorney Chris Estrada. Ito po ang para sa inyo. Ayan ha. Talagang sinusuportahan ka ng mga classmates mo, Attorney Leslie ha. Oo. Solid kami niyang mga yan. Pwede mo rin si... Oh, sige. Oh, welcome. Welcome yung mga panyera at panyero natin, si Attorney Chris at saka si Attorney Charles, ha. Welcome po kayo. I-schedule natin kung kailan kayo pwedeng mag-guest dito sa ating programa kasi ang ating namang advocacy, Attorney Leslie, kung hindi mo maitatanong, ay maituro yung batas na inaral natin sa pamantasan sa pinakamadali at pinaka naiintindihang paraan sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Yan naman talaga ang advocacy natin dito sa Justice Body Channel. Kaya welcome ho sila. Sige, siguro pagkatapos ng show, kunin natin yung mga personal details. Kaya lang, baka pag kinuha ko yung personal details, hindi ba ako maaantay bastos lo dito? What? Hindi, nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang ako doon, Attorney Leslie. Sige, pakituloy mo yung talakayan mo tungkol dyan sa Safe Spaces Act. Sige, okay, please. Okay. Sige. So, sunod na tayo, no? Doon sa making offensive body gestures at someone, pati yan yung public masturbation, groping, o yung mga lewd sexual actions. Ito na yung meron na talagang show. Ang first offense natin ay 10,000 pesos at saka community service and ito, 12 hours gender sensitivity seminar. So pataas pagka na. Pagka nag-masturbate in public. Oo. Pakiulit mo nga yung penalty kasi marami ditong mga subscribe. Pakiulit mo nga pag nag-masturbate kay in public, anong magiging penalty? O kung gumawa ng kung anong lewd sexual action, wag manghihipo. First offense, 10,000 pesos at saka community service through a 12-hour seminar ng gender sensitivity. Ayan ha, magbabayad ka ng gismil at magko-community service. Yung 12 hours na yon dapat pinasok mo na lang sa hotel. May pambayad ka naman pala ng gismil eh. Di ba?
kaysa nagkaroon ka pa ng record. Diba? Tama ba yun, Manong? Ano masasabi mo, Manong? Tanungin nga natin si Manong kung ano masasabi. Tama ba yun, Manong, na may pambayad ka naman pala ng 10 mil, dapat pumasok ka na lang sa hotel, dun ka nagstay ng 12 hours. Ayan, natawa si Manong doon sa sinabi natin. Sige, pakituloy nga, Attorney Leslie. Okay, oh. Eh, hindi ka pa nagtanda, inulit mo, no? So, ang ano na, penalty na nito is arrest the minor 11 to 30 days. Okay, kulong ka 11 to 30 days or a fine ng 15,000 pesos. Okay. Okay, sige. Yun yung second offense or second time. Oh, 15,000 okay. Or aresto menor 11 to 30 days. Okay. Mm-hmm. Eh, paano kung pangatlong beses, attorney? Eh, talagang tigas ng ulo mo. Ginawa ko pa sa pangatlong beses, aresto mayor na. One month, one day to 6 months na kulong. Mm. And ito fine na 20,000 pesos. Mm, ayan, yung mga matitigas ang ulo dyan, ha? Kaya dapat nakikinig kayo kay Attorney Leslie. Kasi mahirap makulong sa bilangguan, ha? Oh, pero bago tayo magpatuloy, Attorney Leslie, may tanong si Buddy Laynet. Leonie Divine Maganda. Oh, parehas kayo maganda. Kasi sabi nung ating isang subscriber natin. Ito yung tanong niya. Attorney, ano po ang tamang itawag sa kanilang LGBTQNA+? Po ba kung hindi mo kilala at tinawag mo? Oh, halimbawa, bakla yon. Siyempre, di ba, sabi mo, wag basta-basta tatawagin, oh, bakla, bakla, bakla. So, anong dapat daw itawag, sabi ni Buddy Laynet? Ano kasi yan eh, di ba, doon sa gender identification niya, no? Kunwari, nakita mo, pumasok siya sa iyo, naka-identify na siya as, kunwari, lalaki siya pero naka-identify na siya as babae, so gay siya, no? Hindi mo naman pwedeng sabing Miss Gay, di ba? Natawag mo yun para siya, Miss. Mister, ganon. Okay, so basta wag mong tatawagin na mga tomboy, oh, that's my tomboy number one. Bawal yun, mga ganon. Oo, wag yun. Okay, at dahil sa sagot mo, Attorney Leslie, may comment si Buddy Lenny. Sabi niya, good evening, Attorney. Ang ganda pong topic ngayon. Dahil may natututunan po kami at the same time na i-educate kami lalo na po sa mga gagawin naming aksyon. Ayan. Kasi nga, hindi nila tatawagin ng mga bakla or kung anumang termino dyan na offensive and persistent. Yun yung mga adjective na ginamit mo, no? Unwelcome, yung ano pa yung mga termino dyan? Persistent, relentless, ano pa? Uninviting, ayan. Kapag ka paulit-ulit mong tinatawag ng ganon, pwede ka nang makasuhan sa ilalim ng Safe Spaces Act. Ayan, ha. Dami tayong natututunan kay Attorney Leslie. Sige, pakituloy nga. Ano pa bang dapat naming malaman patungkol dyan? Oo. Nandun na tayo sa ano, pangatlo, no? Kasi tatlong kategorya yan, eh. Kinategorize yung mga acts, no? Stalking. Okay. Tapos, any acts nung simula doon sa catcalling hanggang doon sa masturbation, pero accompanied by touching, pinching, or brushing against the body of the offended person. Mm-hmm. Kadari, sinabi mo, ang laki, pinch mo pa. dito ka sa category na to ng penalty. Ah, yan ba yung, Attorney Leslie, bago ka pumunta sa penalty, yan ba yung pagka yung tao ay touchy, yung mahawak siya, di ba may mga ganun tayong mga kakilala na touchy sila, na pagkahinawakan ka sa maselang parte, eh posibleng pumasok dyan sa kategorya na yan. Tama ba yon, Attorney Leslie? Oo. Kaya nga, let's keep our hands to ourselves. Ayan ha. Ayan, tatandaan nyo yan mga bodies ha. Let's keep our hands to ourselves ha. Huwag masyadong touchy. Hindi katulad nung panahon namin ni Attorney Leslie, eh okay lang yung mga ganyan. Pero ngayon, bawal na yan, ha? Bawal na. Kaya makinig kayo mabuti. Sige, pakituloy. Makakatulong. Ano din, ha? Ano bright side, no? Itong pandemic, no?
talagang you'll keep your hands to yourselves. Kasi nga ang Pinoy Attorney Leslie, natural sa Pinoy na makamay, 'di ba? Ma-handshake, mabeso-beso, mga hug-hug, yeah, mga ganyan. So, tamang-tama pala 'no, napapanahon. Oh, sige. Ano at pa bang tapos, dapat nating malaman diyan? At tapos pangatlo, ito na yung ano, talagang touching, pinching or brushing against the ano to, talagang directed na ito, no, sa genitalia, sa face, sa arms, sa anus, sa groin, sa breast, sa inner thigh, sa buttocks ng biktima, no, kahit hindi mo siya, kahit hindi mo kinatcall, kahit hindi mo sinipulan, no, that lone act is nandito na sa kategorya na to, no, yung pagawag sa kanila nandito na sa kategorya na to ng penalty, yung pinakamataas, no. Ayun, ah, at least natuto tayo diyan sa parte na yan, Attorney Leslie, maraming salamat. May nagpapatanong pala, Attorney Les. Sabi ni Buddy Jovel, tanong ko lang po, Attorney, hindi mo po, halimbawa daw, hindi mo po binigay yung location mo at pinilit ka niya. Ano po ba ang kaso, Attorney? Salamat po from Negros Occidental. Ayan, nanonood si Buddy Jovel mula sa Negros Occidental. So pagka pinipilit daw na ibigay yung location, kung nasan daw siya, papasok ba dyan sa Safe Spaces Act? Kasi humihingi na ng personal na detalye. Oo, yun yung doon sa una, di ba? Relative personal details, di ba? Okay, ayan ha, Buddy Jovel. Pasok dyan sa Safe Spaces Act, yung tinalakay na unang bahagi ni Attorney Leslie. Sige, Attorney Les, pakituloy mo nga. Sa pangatlong kategorya, no, ang first offense natin is arresto minor, 11 to 30 days na imprisonment, or fine of 30,000 pesos. Provided na it includes gender sensitivity seminar. Okay, laging may kasamang seminar para alam mo na kung ano magiging action mo pagkalabas mo. Okay. So, sa second offense natin, arresto mayor, 1 month and 1 day or a fine of 50,000 pesos. Malaki-laki na ito. 50,000 pesos. Okay. Tapos, inulit mo pa ulit for the third time, arresto mayor in its maximum period or a fine of 100,000 pesos. Ayan. So, sa madaling sabi, Attorney Leslie, habang tumatagal at paulit-ulit siya ng paggawa ng krimen, tumataas ang parusa. Oo. Yes. Ayan. Yes. Kaya tama pala itong sinabi ni Buddy Top 1. Kasi ang sabi niya, oh, babala ang batas na to sa mga super kulit. Kasi makulit daw, paulit-ulit. Kaya tamang-tama, lalong tataas ang iyong parusa pagka makulit ka. What? Ayan. Sige. Maraming salamat, Attorney Les. Pakituloy mo nga. Sige. Punta naman tayo ngayon, no. Okay lang ba i-discuss ko lang ng konti itong ano, no, citizen's arrest dito sa ano, sa public spaces, no. Sige, go ahead, Attorney Les. Kapag ginawa itong mga acts na ito sa public spaces, pwede tayo magkaroon ng citizen's arrest. This is very similar doon sa ating ano, no, sa ating Rules of Criminal Procedure ng warrantless arrest, no. So, citizen's arrest, pwedeng, kunwari sa restaurant, no? Pwede ang security guard or any person na nakakita na ginawa niya yun or habang ginagawa ng ating offender, itong mga pinagbabawal na gawin, no? O kaya, tapos nang nagawa, pero ang ating, ang private person na ito ay may personal knowledge na ang huhuliin niya, ay yun ang gumawa. Okay. So meron po tayong sa madaling sabi, Attorney Leslie, pag sinabi nating citizen arrest, kahit hindi po pulis pwedeng mang-aresto basta ginawa yung mga ipinagbabawal diyan sa Safe Spaces Act. Tama ba 'yon, Attorney Les?
Yes po, tama yun, Attorney Jeff. Meron po kasi provision ng ating Batas for Citizens Arrest. Okay, kasi itong mga may nagtatanong pa nga dito eh. May sinabi niya yung tungkol dun sa halimbawa, narinig mo na biniro. May nahanap ko lang. Ito, nakita ko na. Sabi kasi ni Body John Real Villar, sa alak kasi kasama mabastos act yon. Halimbawa yung sinabi daw na yung slogan nila, nakatikim ka na ba ng 15 anyos? So halimbawa nagbiro ng ganon, tapos paulit-ulit yung pagbiro ng ganyan. Pwede ba yung pumasok dyan sa Safe Spaces Act? Oo. Papasok yan dyan. Tapos in relation sa citizen arrest, pagka yung isang tao narinig niya na binabastos yung biktima, pwede niyang arestuhin kahit hindi siya pulis. Tama pwede ba yun, Attorney Les? Oo. Ayan, ha? Yan ho yung citizen arrest. Basta caught in the act or kitang-kita sa lente ng camera. Sabi ng mga ng mga nasa media, di ba? So pwede, ha? Kaya kayong mga bastos, ha? Mag-ingat-ingat kayo, ha? Oh, ito sabi pala ni Buddy Marilet, galing-galing mo daw, Attorney. Oh, maraming salamat, ha? Galing-galing mo daw magpaliwanag. Ayan. Sige, pakituloy mo nga, Attorney Les. Oo. Ano lang, no? In relation doon lang sa ano, nakatikim ka na ba ng 15 anyos, no? I-correct ko lang, no? Yung ganong ad is, kung maalala nyo, ay pinatanggal. Oo. Kasi hindi po sinasanction ang mga ganong sexist comments. Yeah, wala kasi, ang tawag sa YouTube niya, Attorney Les, eh, sa mga social media platform, ang tawag diyan yung mga sexually suggestive remarks, di ba? So tama 'yon, kung natatandaan natin 'yon nung panahon na ine-ere yung nasabing commercial or ads, ay talaga namang pinagbawal 'yon dahil nga 15 anyos, unang-una minor de edad, masyadong paglabag yan sa karapatan ng mga minor de edad, and at the same time, malaswa kasi yung dating. May double meaning na tinatawag. Ayan, yes. Sige. Maraming salamat, Attorney Les, sa input na yan. Sige, pakituloy mo. Ano pa ba ang mga dapat naming matandaan patungkol dyan? Ito rin sa ano, no? Maganda na malaman ng ating mga taga-subaybay, no? Yung public spaces kasi, di ba, naku-cover niya ang public utility vehicle, nako-cover din niya yung ating mga kahit na mga private cars, pero nakiregister sila dun sa app sharing, like Grab, di ba? Yan. So, kapag nangyari sa mga PUV and yung mga vehicles na yan, like Grab, pwede pong ang mangyari, kasama sa penalty po ay yung, sa LTO, is yung cancellation ng license. At LTFRB naman po ay pwede po yung suspension or revocation ng kanilang prangkisa. Okay. Ayan. Po ito automatic po. Ito po ay dumadaan pa sa kanilang administrative procedure ng LTO at LTFRB. So, ayan, hindi na. Okay. So may naman, due process. May sa due madaling process. Sabi, Attorney Les, may due process. Oo, may due process pa rin. So magpa-file na. Naalala ko pala yan, Attorney Les. Naalala ko yan. Yan yung panahon na merong mga nabibiktima na ano, na mga pasahero na kung saan eh yung pasahero ay hinahawakan ng mga driver pa mismo. Tama ba? Kaya isa yan sa mga naging dahilan kaya ipinasayang batas na yan. Tama ba yun, Attorney Les? Oo. Tama. Okay. Tama. Ngayon, may tanong si Buddy Angelo, Attorney Les. May tanong siya. Sabi niya, saan daw ipa-file? Sa barangay po ba yan o direkta na po sa police station? Alin po? Ito pong dito sa, pag ginumit siya sa PUV, sa mga public utility vehicles. Sige. Halimbawa yan, yung sa PUV or public utility vehicles. Ito po kasi sa PUV, kung ang gusto mong remedy, gusto mo yung makansila ang kanilang
license ng driver o yung prangkisa ng ating mga operator, magpa-file ka rin sa kanila. Okay? Mm. Tapos, iba pa rin yung ipa-file mo against the perpetrator mismo, di ba? Na ano, mm-hmm. Nagumawa niyan sa'yo. Ngayon, ang implementing agency kasi natin dyan is ang ating kapulisan. So, sa pulis ka. Ayun. So, yan ha, malinaw. Pagka gusto mong habulin yung mga prangkisa or yung mga permit ng mga pampublikong jeepney or mga sakayan, habulin mo sila sa LTFRB o kaya sa LTO. Pero pagdating naman doon sa individual na salarin, pumunta ka sa himpilan ng pulis. Yan ang ano. So ibig sabihin kahit ano dun sa mga nabanggit natin kaninang mga acts under Safe Spaces Act, halimbawa yung mga catcalling, mga wolf whistling, yung mga stalking, pupunta sa police station, hindi sa barangay. Apo. Yes. Ayan. Okay. Kasi may follow-up question pa siya, Attorney Les, eh. Sabi niya, saan po pwede ipablotter? Sa barangay po ba or sa police station? Actually, in fairness, maganda yung mga tanong niya. Ito talaga yung mga nangyayari sa tunay na buhay. So, halimbawa nga, nabiktima yung isang tao. Saan ba pupunta yan para magpablotter? Sa barangay ba o sa police station? Or pwedeng parehas? Pwedeng parehas po siya. Kasi ganito yun, no? No? Sa ating batas, nilagay po siya na ang mga LGUs, required po silang mag-designate ng gender-based sexual harassment desks, no? So, ang pinakamalapit sa'yo is yung barangay, doon ka. Pero kung ang pinakamalapit sa'yo is yung police, doon ka, di ba? Pero ultimately po, sa police ka po pupunta, di ba? From your barangay, pupunta ka sa police para mag-lodge ng iyong complaint. Ayun ha. So malinaw yan ha, Buddy Angelo. Attorney Leslie, isagad na natin kasi meron akong nakita dito na kaugnay na tanong. Okay. Sabi ni Buddy Mirafe, anong klase po ng evidence ang kailangan for us to file a complaint? So halimbawa, okay, pupunta na sila sa police, sa himpilan ng police, o kaya sa barangay, kung sabi mo kasi kung saan malapit, di ba? Pero eventually, pupunta rin kayo sa himpilan ng police para dun magbigay ng formal na reklamo. So, anong mga ebidensya ba ang dapat dalhin? Ayan. Okay. Sa mga, dito rin sa ating ano, no, IRR nitong Safe Spaces Act, no? Pag sa restaurant, no, may mga in cases na ano, may mga CCTV yan. Pwede mong kunin ang kanilang CCTV. Pwede rin po ang ating mga witnesses, naka-witness ng ano, ng ginawang pang-sexual harass sa'yo. Ganon po ang mga ebidensya na pwede mong i-present pang-backup sa reklamo. Ayan, ha. At least ha, natututo tayo sa napakagaling na CPA lawyer natin from NBI. Kaya alam niyo na yung mga dapat yung gawin, ha? Kasi ito rin yung sabi ni Buddy Israel, Attorney Leslie. Good evening po, Attorney. Marami na naman po akong matututunan sa channel niyo po. Mabuhay po kayo, Attorney. Ayan, ha? So nagpapasalamat siya sa mga pagtalakay mo ng mga iba't ibang issue. Actually, marami pa yan, Attorney Les, no? Kaya lang hindi na natin matalakay ng buong buo. Siguro, baka magkaroon tayo ng part 2 kung sakasakali, kung pagbibigyan tayo ng ating... kasi marami pang tanong dito, kaya lang hindi na natin ma... Oo nga, number tayo eh. Nasa public spaces pa lang tayo. Oh, ayan, di ba? Nasa public spaces pa lang tayo. Meron pa tayo dun sa yung patungkol sa school. Yung sinabi mo kanina, no? Sa educational and training institution. Meron din yung... Isa pa yung online sexual harassment, di ba? Yan online. Ang talagang napapanahon din, oh, online. Kasi ngayon, ang galawan, puro online eh. Oh, marami pa kayong mga aabangan. Ito pa, yung isa pa, yung gender-based sexual harassment in the workplace. Yes. Di ba? Oh, hindi pa nga rin natin natatalakay yung isa pang qualified gender-based sexual harassment. Alam nyo, oh, maraming naka-reading subtopic si Attorney Leslie dito. Oo nga. Kumbaga, yung talakayan niya pang hanggang Korte Suprema na.
Ang hanggang Korte Suprema, nung nag-uusap po kami bago tong show natin, eh talagang sabi ko, ang dami pala natin tatalakayin. Kaya lang, dahil kulang na tayo ng oras, sana mapagbigyan tayo sa mga susunod na pagkakataon, no? Attorney Les? Schedule ulit natin para sa iba. Oo, kasi maraming nagre-request talaga nito, Attorney Les, lalo na yung ating mga kababayan, yung mga OFW. Ha? Kasi may mga pagkakataon na tumatawag sa kanila, yung pamilya nila sa Pilipinas. Sabi, Nay, anong gagawin ko? Sinipulan ako, sinitsitan ako nung isang stalker doon. Eh, pangit-pangit naman, ayoko naman sa kanya. Di ba unwelcoming yun? Okay, so yun yung mga ilan sa mga susubaybayan ng ating mga subscribers. Pero bago ang lahat, Attorney Leslie, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak ng aming imbitasyon na makarating dito sa Justice Body Channel. Sige. Ayo, Justice. Nasa iyo ang pagkakataon, Attorney Leslie, para sa iyong pangwakas na pananalita para sa gabing ito. Okay. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig, no? At saka maraming salamat din sa iyo, Justice, dahil binigyan mo ako ng opportunity na ma-discuss ito at maging aware ang ating mga kababayan. Salamat din sa mga nanood na ating mga kapamilya at mga kaibigan na mga todo suporta. So maraming salamat sa lahat at hopefully matapos natin yung discussion sa mga susunod pag may mga schedule na binigay si Justice Bahita. Justice Body. Justice Body. Justice talaga ang tawag ko sa kanya kasi he is a justice in the making. Yan. Okay, so maraming salamat ha. Ganun din sa ating mga kaklase, mga kaibigan, na mga panyero at panyera na nakinig at sumabaybay dito sa ating programa. Tamang-tama pala yung show natin kasi kahit mapuyat tayo ng konti, bukas naman, Sabado, wala namang hearing sa korte. Yan, oo. Kaya tamang-tama na Friday ang schedule. Ayun. So, again, on behalf of all the subscribers and bodies of this channel, we would like to thank you, Attorney Leslie Villanueva Apostol, for gracing this event and for educating all our audience worldwide. Maraming salamat po and may God bless you more. Bless you all. Ito po ang inyong abang lingkod, Attorney Jeffrey B. Bahita na nagpapaalala, sundin natin ang batas at mabuhay tayo ng batas. Ito po ang inyong Justice Body. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para automatiko kang ma-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa'yo. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 1320, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.